Hello guys, hello sa inyo lahat-lahat. Good news sa inyo, At masayang masaya ko kasi si Rudy Baldwin nasampahan na ng kaso. O on the way na. Ayan. So maraming kaso ang isasampa kay Rudy Baldwin. So panawagan ko sa inyong lahat-lahat guys, please i-share ninyo yung aking video para makarating doon sa mga taong na-scam ni Rudy Baldwin. Please. Magtulungan tayong lahat guys kasi pag maraming mag-testify, maraming kasong haharapin si Rudy Baldwin. Rudy Baldwin, patong-patong na kaso ang kakaharapin. Ayon kay Miss Cordapia, ang may-ari sa page ng mga peking vision ni Rudy Baldwin, sinampahan na daw ng kaso si Rudy Baldwin. Narito ang buong pahayag ni Miss Cordapia. Breaking news, Rudy Baldwin sasampahan na ng maraming kaso. Panoorin nyo kay Idol Raffy Tulfo. Bad news, wala siyang pwedeng maisampang kaso sa amin. Nanawagan ako lahat ng nabiktima ni Rudy Baldwin, lumabas kayo. Mas maraming lumabas, mas maraming kaso ang kakaharapin niya. Marami pa akong ilalabas na kasabwat ng pagiging scammer niya. Lahat kayo damay. Maraming mabibigyan ng hustisya ang pakikipaglaban namin. Itong lapad ng ilong ko na binabash mo ang guguho ng mundo mo. Guys, please share. Narito ang buong pahayag ni Miss Cordapia. Kayo na po ang humusga. Hello guys, hello sa inyo lahat-lahat. Good news sa inyo. At masayang masaya ko kasi si Rudy Baldwin nasampahan na ng kaso. O on the way na. Ayan. So maraming kaso ang isasampa kay Rudy Baldwin. So panawagan ko sa inyong lahat-lahat guys, please i-share ninyo yung aking video para makarating doon sa mga taong na-scam ni Rudy Baldwin. Please. Magtulungan tayong lahat guys kasi pag maraming mag-testify, maraming kasong haharapin si Rudy Baldwin. So far guys, 7 tao pa lang yung magsasampa ng kaso kay Rudy Baldwin. So, pag lumabas kayo lahat-lahat, kung 100 yung naloko ni Rudy Baldwin, kung halimbawa 150 ka tao yung nagbayad kay Rudy Baldwin ng pera at naloko ni Rudy Baldwin, 150 ka kaso ang haharapin ni Rudy Baldwin. So, ang pakiusap ko sa inyo guys, please magtulungan tayo at i-share ninyo yung aking video para makarating doon sa mga taong niloko ni Rudy Baldwin para lumabas sila. Please guys, i-message ninyo ako kasi may hahawak na attorney sa inyo, please. Yan lang ang tanging maitulong natin para puksain ang scammer na ito. Ayan. Hinihingal ako. Masayang-masaya ako guys kasi sa wakas, ang pinaglalaban ko ay nabigyan ng hustisya. At ang pinaka-good news kasi walang maikakaso si Rudy Baldwin. Walang maikakaso sa amin kahit na yung libel case na sinampa niya sa manager niya, mababasura. Wala siyang maisasampang kaso. Kasi, gaya ng manager niya, may hawak din siyang ebidensya. Kaya guys, maraming salamat. At maraming salamat sa mga bashers ko. At unang-una sa lahat, maraming salamat sa mga suporta sa akin. Hindi pa ako tapos guys. Kaya, ang hinihingi kong tulong sa inyo ay kumalat para lumabas yung mga naloko ni Rudy Baldwin. Ilalabas ko, gaya na paulit-ulit kong sinasabi, ang kasabwat ni Rudy Baldwin. Marami siyang kasabwat. Isa siyang scammer. Okay? Isa siyang scammer. So, please, ikalat ninyo guys, gusto ko na lumabas lahat-lahat yung mga naloko ni Rudy Baldwin. Kasi so far, 7 tao pa lang, so 7 kaso pa lang ang haharapin ni Rudy Baldwin. 7 kaso pa lang. So pag
pag lumutang kayo lahat, kung halimbawa 200 kayo na lumutang, 200 ang magiging kaso ni Rudy Baldwin. So please, nananawagan ako guys, ito ang healing ko sa inyo ngayon, na magtulungan tayo para mabigyang hustisya ang pinaglalaban ko. So please, pakisunod si Apple Pagyo, walang problema. Pagkatapos ni Apple Pagyo, may susunod pa, may susunod pa, may susunod pa. Oh, yeah, sabi ko sa inyo, ang tapang-tapang ni Rudy Baldwin. Pero bakit hindi siya humarap kay Rapi Tulfo kaganina? 'Di ba? Ang sabi niya sa live niya, haharapin ko kayo kay Rapi Tulfo. Bakit hindi siya humarap kay Rapi Tulfo? 'Di ba? Ang tapang-tapang niya sa live niya na ang sabi niya ay haharapin kay Rapi Tulfo. Rapi Tulfo, bakit hindi siya humarap? Tinatawagan siya, hindi siya humarap. So ngayon, Rudy Baldwin, pakisunod si Nancy Dimaranan, walang problema, naka-line up sila. Lahat ng mga manluloko, at alam kong manluloko, lahat kayo mga scammer dyan, manghuhula, manggagamot, mga peking manggagamot, peking manghuhula, ilalabas ko kayo lahat-lahat. Isa-isa lang, mahina yung kalaban. Isa-isa lang. Sabi ko sa inyo noon, hindi ako titigil. Okay? Hindi ako titigil hangga't hindi mabigyan ng hustisya yung mga taong niloko ni Rudy Baldwin. So, eto na. O, diba? Wala na siyang live at wala siyang post. Ma'am, mapapanood ba namin si Rudy sa Baldwin sa Tulfo ulit? Hindi ko alam, guys. Hindi ko alam. Hindi ko alam, pero ang sabi, pito pa lang yung taong hawak ko ngayon, pang-walo kaganina. So, hinihiling ko na sana lumutang kayo lahat. Kasi lahat ng pera na kinuha ni Rudy Baldwin, gusto ko ibalik yan sa mga tao. Sabi ko sa iyo noon, Rudy Baldwin, lahat ng pera na kinuha mo, mawawala yan sa'yo. So, eto na yung hustisya ang pinaglalaban namin. Ang sabi mo, hindi mo ko kaya. Ang sabi mo, haharapin mo ko kahit saan. Ang sabi mo, ipapadeport mo ako. Ang sabi mo, ipapakulong mo ako. Ngayon, sino sa atin ang makukulong? Ayan. Alam kong nanonood ka, Rudy Baldwin. So, maghanda-handa ka na kasi 7 kaso pa lang ang nakasampa sa'yo. Okay? Dadami pa yan. At maghanda-handa na yung nasa likod ni Rudy Baldwin. Magtago-tago na kayo. Kasi yung sinasabi ninyong foundation, lalabas ang katotohanan yan. Takot na yun kaya sumagot salita. O, diba? Hinahamon mo ko, 'di ba? Pinaratangan mo ko na isang scammer. Ngayon, sino ngayon sa atin ang scammer? Ha? Oh, ang sabi ni Rudy Baldwin. Ang sabi ni Rudy Baldwin, magsasampa daw siya ng libel case. Dahil pinost daw yung mukha ng mga kasabwat niya. Bakit? Nung pinost mo ba yung mga mukha nila? Nung pinost mo ba yung mukha ko na pinaratangan mo kong isang queen na scammer? Yung pinost mo yung anak mo na pinagbintangan mong scammer? Yung mga tao na against sa'yo na pinost mo at pinabash mo ng libo-libong tao, wala bang kwenta yon? Hindi magre-react? Ako yung bosses nila. Okay? Ako yung naging bosses nila. So ito na, dumating na yung pagkakataon. Bakit pala hindi mo ko hinarap kaganina, Rudy Baldwin? Nag-video call tayo kaganina. Oh, akala ko ba ang tapang-tapang mo? Naka-video call tayo kaganina. Bakit ka nagtatago? Ha? Bakit di mo ko kinausap kanina? Nag-video call tayo? Oh, ang tapang-tapang mo sa live mo. Eh bakit di mo ko sinagot kaganina? Nag-video call tayo. Hinarap ko yung mukha ko. Pinakita ko sa'yo ang lapad ng ilong ko. Bakit ka nagtatago? Ha?
ang tapang-tapang mo. Nahamunin ako sa live mo. Ngayon, naka-video call kita. Bakit hindi mo ko hinarap? Bakit ka nagtatago? Kasi, duwag ka. Hanggang live ka lang. Oh, hinarap kita. Bakit hindi mo ko hinarap? Bakit di mo ko kinausap? Kasi nagulat ka na ako ang kausap mo. Kasi, isa kang dakilang tanga. Ha? Isa kang dakilang tanga. Hindi mo alam na isa ako doon sa group na yon na pinasukan mo. Kasi nga, sabi nga ni Madam Ingots, ha? Inots, isa kang inutel. Ha? Isa kang gunggong. So, paano ka ngayon? Ang tapang-tapang mo. Ang tapang-tapang mo, kaharap mo ko kanina. Hindi mo ko hinarap. Bigla kang nagtago. Asan ang tapang mo? Hanggang live ka lang matapang. Hanggang live ka lang mag-post. Hanggang matapang ka lang na i-post mo ang mga mukha namin, ha? Sa Facebook page mo. Pero wala kang binatbat dahil isa kang duwag. Hanggang scammer ka lang. O, nasaan nga yung katapangan mo? Wala, di ba? Hinarap kita. Kaharap mo yung mukha ko. Bakit di mo ko hinarap? Hinamon mo ko sa live mo. Ang sabi mo, haharapin mo ko. Ang sabi mo, haharap ka kay Rapi Tulpo. Eh, bakit nga hindi mo ko hinarap kaganina? Bakit hindi mo tinanggap yung tawag ni Rapi Tulpo? Ha? Dahil duwag ka. Oo, duwag ka. Ngayon, dumating na dito. Dumating na ang panahon na inaantay ng lahat. Okay, dumating na, eto na yon. Hindi pa ako tapos dyan, Rudy Baldwin. Ang sabi ko sa mga tao mo, okay? Ang sabi ko sa iyo at ang sabi ko sa mga taong nasa likod mo. Binigyan ko kayo ng isang linggo. Ang sabi ko, lumayo-layo kayo. Layuan niyo si Rudy Baldwin. Hanggat nagpipigil pa ako. Eh wala, eh, matapang kayo. Matapang kayo, hindi niyo alam na ang tao na pinoprotektahan ninyo ay isang scammer. Ha? Akala mo kasi lahat ng mga binash mo ay mananahimik lang. Akala mo kasi dahil meron kang 4 million followers, hindi kita kayang patulan at hindi kita kayang ipatulpo at hindi ko kayang ilabas ang mga ebidensya na isa kang scammer. O paano yan? Paano yan, Rudy Baldwin? Ah, hinamon mo ko, pinatulan kita. Ayan. Mahigit ako isang taon nakikipaglaban. Mahigit ako isang taon. Ang tanging hiling ko lang, guys, please, i-share ninyo kasi ang kailangan ngayon, maraming tao na lalabas na mag-testify. Please, yan lang ang tanging hiling ko. Nasaan na yung mga basher ko? Nasaan na yung mga basher ko? Nasaan na yung mga nagsasabi na inggit ako? Ha? Nasaan na yung mga basher ko na sinasabi ninyo na sinisiraan ko si Rudy Baldwin? Nasaan na? Nasaan na kayo na lahat ng ginagawa ko ay para sa inyo? Na lahat ng paghihirap ko, lahat ng pababa sa akin ni Rudy Baldwin, paglapas tanga ng pagkatao ko, hindi ninyo alam na ang ginagawa ko ay para sa inyo, para mabuksan ang isipan niyo at lumawak ang inyong kaisipan. Hindi ninyo alam, hindi ninyo ako sinuportahan. Kung sinuportahan ninyo ako, marami sanang nagising ng maaga pa. Ha? Kung sinuportahan ninyo ako noon, imbes na ibas ninyo ako noon, kung kinalat nyo ng kinalat yung mga video ko, yung kinalat nyo ng kinalat yung mga post ko, edi sana maraming nagising. Marami sanang hindi naloko ni Rudy Baldwin. Oh, paano ngayon, guys?
Guys, ang tanging hiling ko lang na tulong ninyo ay bawat i-upload ko sa susunod ko, guys, na upload na video, yung panawagan ng anak ni Rudy Baldwin. Nakiusap sa akin yung anak ni Rudy Baldwin na gawan ko ng video na panawagan ko kay Rapi Tulpo, na ang tanging hiling niya na magpa-DNA sila ni Rudy Baldwin. So, ibang usapan naman yon, ibang kaso yon. So, yung sinampang kaso kay Rudy Baldwin ay dahil sa mga niloko niyang tao. Pero itong kaso para sa anak ito ni Rudy Baldwin. So, abangan ninyo, guys, ang i-upload kong video, panawagan ng anak ni Rudy Baldwin. Kasi naghingi na siya ng tulong kay Rapi Tulpo last year. Hindi nga lang napansin ni Rapi Tulpo. Gusto niya na magpapa-DNA sila ni Rudy Baldwin. Ayan. So, masayang-masaya ako at isa ay nabigyan ng hustisya. Isa sa pinaglalaban ko ngayon sa sampahan na ng kaso si Rudy Baldwin. Ang gusto kong mangyari, lahat ng mga taong nasa likod ni Rudy Baldwin, si Apple Pagyo, abangan nyo lang. Lahat ng mukhang ipopost ko, yaan yung mga kasabwat ni Rudy Baldwin. Lahat ng perang kinuha ni Rudy Baldwin sa taong bayan, mawawala yan lahat sa kanya. Gusto kong mangyari, sampahan siya ng large scale estafa. At gusto kong mangyari na masilip ng BIR yung perang pumapasok sa kanya. Oo, masayang-masaya ka dahil nakasira ka ng tao. Ma'am, masaya yan. Ay! Masayang-masaya. Masayang-masaya ka dahil nakasira ka ng tao. Ay, sira ulo pala itong kausap ko na to eh. Saan ka mas masaya? Ha? Saan ka mas masaya? Mananatiling manluloko si Rudy Baldwin? Gusto mo? Walang kukontra kay Rudy Baldwin? Gusto mo hayaan natin ang ginagawa ni Rudy Baldwin? Gusto ko lang patunayan sa inyo at gusto kong putulin ang pag-i-scam ni Rudy Baldwin. Yung Article 1813 about sa mga mababaw yata. Hindi ako papayag na Article 18 ang isasampang kaso kay Rudy Baldwin. Kasi malaking-malaking pera ang pumasok kay Rudy Baldwin at malaking-malaking pera ang nakuha niya sa mga tao. So hindi ako papayag na Article 13 lang. Oo. Sasabihin ko sa attorney na ang isasampa nilang kaso ay estafa. Kasi ang estafa, mahabang pagkulong yun. Mm-mm. Mahaba ang lugar mo sa kulungan nun, Rudy Baldwin, promise. Pero, ma'am, di naman sa hinahayaan ko, ma'am, pero may puso din tayo. May puso din tayo? Bakit? May puso ba si Rudy Baldwin na manloko ng tao? Nasa napunta ang utak mo? Ha? Isipin nyo, ha? Ako lang mag-isa nakikipaglaban. Ako, mukha ko ang nakabalandra sa Facebook page ko. Magkano lang ang followers ko noon? 10,000 against millions followers? Ano ang laban ko? Wala, di ba? Wala akong laban. Mahigit ako isang taon nakikipaglaban. Mapatunayan ko lang sa inyo na si Rudy Baldwin ay isang manloloko, isang scammer, tapos sasabihin mo ngayon sa akin na sinisiraan ko si Rudy Baldwin, na wala akong puso at tao lang si Rudy Baldwin. Bakit nung ginawa ba niyang pag-i-scam sa mga tao, nasaan ang puso niya? Ha? Nung nagpakasaya siya sa mga pera ng tao, ha? Nung na-scam niya, nung niloko niya yung mga tao, may puso ba siya?
Nasaan ang puso niya? Nung pinahiya ba niya ang anak niya sa publiko at tinawag niyang scammer, may puso ba siya? Ha? Nasaan ang puso niya? Wala siyang kwentang ina, kaya wag na wag kang maglatag sa akin. Okay? Wag na wag kang maglatag sa akin. Na tao lang si Rudy Baldwin, nagkakamali. No! Hindi nagkamali si Rudy Baldwin. Hindi, sinadya niyang lukuhin ang tao, sinamantala niya ang kahinaan ng mga tao. Dahil lumabas siya sa KMJS, sinamantala niya ang kahinaan ng mga Pilipino. Ha? Ang mahinang kaalaman ng mga Pilipino, sinamantala niya, pinagpirahan niya. Alam niyo ba 'yon? Tapos sasabihin mo sa akin? May puso din ako at may puso si Rudy Baldwin. Tao lang din siya, nagkakamali. Ay. Sa totoo lang guys, wala, bakit ako galit na galit kay Rudy Baldwin? Oy, maraming salamat sa mga nagko-congrats sa pinaglalaban ko na ito na sa wakas ay nabigyan ng hustisya or mabibigyan na ng hustisya at nakarating na kay Sir Rafi Tulfo. Asahan ninyo, ang pinaglalaban ko na ito ay hindi para sa akin. Okay? Ang malaking pagkakamali ni Rudy Baldwin, hindi niya na-vision na darating ang araw na mapapatulpo siya. Iyon ang hindi niya na-vision. So, guys, ang pakikipaglaban ko na ito, hindi ito para sa akin. Kasi unang-una, hindi na ako Pilipino. Pilipino man ako sa mukha, British citizen ako. Kasi naisip ko na pag walang may maglakas loob na ilabas sa publiko at kukontrahin si Rudy Baldwin, mananatiling scammer si Rudy Baldwin. Matanong ko nga kayo lahat, kung hindi ko na-interview si Solen na yon kay Rafi Tulfo, kung hindi ko nakita yan siya, at kung hindi ko yan kinausap, at kung hindi ko yan siya kinonvince na magpatulpo, sa palagay ninyo, makakasuhan si Rudy Baldwin? Ha? Kung hindi ko yan siya hinanap, kung hindi ko yan siya binigyan ng oras, magkaibang oras namin dito sa Japan siya, nandito ako sa UK. Kung hindi ko siya kinonvince, kung hindi ko siya kinausap, kung hindi ko siya binigyan ng oras, mapapatulpo ba si Rudy Baldwin? Maglalabasan ba lahat ng mga niloko ni Rudy Baldwin? Sige nga, pakisagot. Pakisagot nga ako. Masasampahan ba ng kaso si Rudy Baldwin ngayon kung hindi ko ito gagawin? Kasi alam ko yung mga Pilipino dyan sa Pilipinas na wala kayong lakas ng loob na tablahin si Rudy Baldwin. Wala kayong lakas ng loob na gumawa ng page na gawin ang ginawa ko. Alam kong wala kayong lakas ng loob na gawin ninyo ang ginawa ko. So, kung hindi ko ito ginawa, si Rudy Baldwin ay mananatiling scammer. Alam nyo ba yon? Alam nyo ba yon? Kung hindi ako nakikipaglaban sa loob na ng mahigit isang taon, hanggang ngayon, si Rudy Baldwin ay patuloy namang i-scam ng tao. Masaya ba kayo dyan? Masaya ba kayo? Kung hindi ako lumabas at patunayan ko sa publiko, ha? Kung hindi ako naglabas ng mga ebidensya na nagpapatunay na na-scam ni Rudy Baldwin, sa palagay nyo ba si Rudy Baldwin makakarating kay Rafi Tulfo? Hindi! Hindi siya makakarating kay Rafi Tulfo. Dahil walang kumukontra sa kanya. Dahil ang naniniwala sa kanya, ang millions niyang mga follower, nagiging uto-uto sila, naging sunod-sunuran. Dahil nilason ni Rudy Baldwin ang utak nila. Alam niyo ba yon? Kung hindi ko to ginawa, walang nagising sa katotohanan.
hindi na ako Pilipino. Kaya ko ginagawa ito, ha, kahit British citizen ako sa passport. Pero sa puso at isipan ko at sa mukha ko, Pilipino ako. Ngayon, kung wala akong pakialam sa sa mga Pilipino, sa bayang sinilangan ko, hindi ako maglalakas loob na kontrahin si Rudy Baldwin. Kung ang puso ko ay nandito na sa United Kingdom, at kung wala na akong pakialam sa mga Pilipino at sa bayang sinilangan ko, hindi ko hahayaan ang mga bashers na lapastangan ang pagkatao ko. Hindi ko ihaharap ang mukha ko at pagpiestahan ng mga bashers. Dahil hinusgahan ako na sinisiraan ko si Rudy Baldwin, pero hindi. Sa bandang huli, pinatunayan ko sa inyo, sa pakikipaglaban ko at ang kapwa ko, Ante Rudy Baldwin, sa huli nanalo kami. Hindi ba kayo masaya niyan? Hindi ba kayo masaya na isang sikat na psychic, na scammer pala, pababagsakin natin? Kahit na sabihin natin na British ako, passport lang yung nagbago, passport lang. Citizenship ko lang. Dugo ko, pagkatao ko, puso at isipan ko, Pilipino pa rin. Kaya nga ginawa ko ito para sa inyo, para magising kayo sa katotohanan. Dahil kung walang may magsasalita, kung walang may boses, si Rudy Baldwin hanggang ngayon, patuloy pa rin manluloko. Patuloy pa rin siyang mag-scam. Ha? Alam mo ba sa kakagawa ko ng video, maraming tao na nagising. Maraming tao na naglakas loob. Maraming tao na lumawak ang pag-unawa. Maraming tao na nabuksan ang isip sa kakagawa ko ng video. So, hindi kayo masaya niyan? So, ano ang gusto ninyo? Patuloy na mang-i-scam si Rudy Baldwin? Yan ang gusto ninyo? Hindi ba kayo masaya sa ginawa ko? At sa bandang huli, ha? Nabigyan ng hustisya ang pakikipaglaban ko? Hindi ba kayo masaya dyan? Hindi. Hindi ko pa nakausap yung manager. Ang pangit nyo pa din po. O sige. Ayan. Yan yung mga utak. Kita mo yan, ha? Papasok lang dito sa live. Tapos sasabihin, ang pangit nyo din po. O, tingnan mo yan. Manunod lang kayo sa live ko. Ito mga taong to, masyado nalaso ng utak ni Rudy Baldwin. O, kumusta naman yung pinaglalaban yung si Rudy Baldwin? Eh ngayon, maraming kaso ang haharapin. Kaya guys, nananawagan ako na tuwing magla-live ako or tuwing mag-upload ako ng video, na panawagan ko sa mga tao, please, tulungan nyo ako na makarating sa kanila para mas maraming lalabas, mas maraming kasong haharapin si Rudy Baldwin. Papasok lang kayo dito sa live ko, tapos sasabihin niyo ang lapad ng ilong mo, ang madam, ang lapad ng ilong mo, ang pangit mo. Yung mukha na binash niyo noon, na tinatawag niyong pangit, na matanda, ano pa ba ang lapad ng ilong? Hinusgahan niyo lang ako sa mukha. Hinusgahan niyo lang ako sa lapad ng ilong ko, pero hindi niyo hinusgahan ang takbo ng utak ko. Hindi niyo hinusgahan kung ano ang kaya kong gawin. Akala kasi ninyo, kasi hindi ako mukhang artista, akala kasi ninyo, wala akong magagawa. Oo. Akala niyo kasi hindi ako maganda at hindi matangos ang ilong ko, akala niyo kasi wala akong magagawa. Hindi ninyo hinusgahan ang kaya kong gawin. Hindi ninyo ako hinusgahan kung ano ang kaya kong gawin kay Rudy Baldwin. O, diba? So, hanggang doon lang kayo sa pambabash.
kaso, saan yan? O paano ngayon yan? Paano ngayon yan? Ang daming kasong isasampa kay Rudy Baldwin. Marami. Ah, marami siyang kasong haharapin. Hindi lang yan. Yung tax evasion niya. Alam niyo ba yung tax evasion? Isang haharapin ni Rudy Baldwin yan. Alam niyo ba yan? Ang tao na mga kasabwat niya, sa palagay mo ba hindi sila haharap ng kaso? Yung account na ginamit ni Rudy Baldwin para doon ihulog yung pera, sa palagay niyo ba walang kaso silang haharapin? Malaking kaso yun. Oh, sino yung sinaso? Nasaan ngayon si Rudy Baldwin? Ayan, ngayon harap. Ang tapang-tapang niya sa live na harapin ako, na hamunin ako. Tapos kaganina, nag-video call kami, biglang nagtago. Oh. Oy, Rudy Baldwin, wala na. Wala na. Bagsak na yung pakpak mo. Unti-unti ka nang lulubog, promise. Sabi ko sa'yo noon, unti-unti kong huhubarin ang suot mong maskara. Oo. Ano pa, ano ang natanggal sa'yo? YouTube pa lang? Ayan, nakapangalawa na ako ha, Rudy Baldwin. Nakapangalawa na ako. Natanggal na yung YouTube mo? Naparapitol po na kita? Mag-abang ka kung ano ang susunod na tatanggalin sa'yo, promise. Sabi ko sa'yo noon, huwag mo kong hamunin. Kasi akala mo kasi hindi ako nakaglutatayon. Hindi matangos ang ilong ko. Hindi makinis ang mukha ko. Ang pangit ko. Akala mo kasi, wala akong magagawa. Akala mo kasi, hanggang dyan lang ako. Akala mo kasi, naiinggit ako sa'yo. Akala mo kasi, gusto kong sumikat. Oh, paano ngayon yan? Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Ha? YouTube mo palang natanggal. Ngayon, napatulpo na kita. Pangalawa pa lang yan. Ha? Pangalawa pa lang yan. Aabangan mo ang susunod kung ano ang tatanggalin sa'yo, promise. Ayan. Lahat ng ginagawa ko, ito guys, to para sa inyo. Ayan. Hinusgan niyo ako. Imagine ninyo, 1.4 million kong viewers. 1.2 niyan, puro bashers. Ayan. Akala mo kasi wala akong magagawa. Ito kasing mukha na to, akala mo pulubi. Akala mo kasi ang mukhang ito tatanga-tanga. Akala mo kasi ang mukhang ito walang magagawa. Ha? Kasi sinabi ko sa'yo noon, hindi ako magiging engineer kung isa kong tanga. Hindi ako magiging engineer kung isa kong bobo. O paano ka ngayon? Ilang kaso ang haharapin mo? At may haharapin ka pa. Hindi pa ako tapos dyan. Ilalabas ko ang pinakatatago mo. Pinakaingat-ingatan mo sa buhay mo. Sa huli ko yan ilalabas, promise. Kung ngayon, unti-unting gumuguho ang mundo mo, sisiguraduhin kong babagsak ang mundo mo, promise. Lahat ng sakit na dinanas ko at lahat ng pagpapahiya mo sa akin, lahat ng mga taong pinahiya mo, lahat ng mga taong niloko mo, lahat ng mga taong pinagpirahan mo, ito ang ganti ko sa'yo. Manood ka. Nag-i-enjoy pa lang ako, promise. May git isang taon ako nakikipaglaban. Ha? Naawang-naawa ako sa mga taong naawa ako sa mga taong na-scam niya. Kaya please guys, mag-ano kayo sa akin. Lahat ng mga gustong magsalita, mag-message lang kayo. May gustong magsalita. Sino ito? Sa lahat ng gustong mag-join sa akin guys, sa lahat ng gustong mag-join sa akin sa live ko, Friday, Saturday, Sunday, i-message niyo ako para mag-join tayo. Friday, Saturday, Sunday.
Mahaba yung aking live. Buong araw ko, ibibigay ko kay Rudy Baldwin. Kaya lesson learned ito, guys. Lesson learned. Okay? Porkit hindi maganda yung isang tao at porkit hindi matangos yung ilong, isa ng tanga-tanga. Okay? Porkit hindi kagandahan, ay hanggang doon na lang. Ika nga, sabi nila, huwag niyong husgahan ang cover ng libro. Huwag niyong husgahan ang panlabas na anyo. Okay? Hinusgahan ninyo ako, hindi niyo alam kung ano ang kaya kong gawin. Akala kasi ninyo na nandito ako sa UK, wala akong magagawa. Pero marami akong magagawa. Gamitan lang ng utak yan. Okay? Akala daw nyo, yung in-interview ko na nasa Japan, ang sabi scammer daw. Okay, scammer daw yon. Kung scammer man siya, wala na pakialam si Rapi Tulpo dun. Oo. Hinusgat, hayaan nyo. Susubukan kong i-convince yung aking papang na ipatangos yung ilong ko. Baka sakaling gumanda ako. Oh, ayan. So mag-abang-abang kayo, guys. Abang-abang kayo kasi ma'am, may nabasa ako dyan. Nag-scam daw 850K. Ay, sa lahat ng may na-scam, mag-message kayo sa akin. Please. Kasi pag gusto ko magsalita kayo sa isang cellphone. Sa isang cellphone ko para marinig kayo. Madam, may nag-scam daw. 850. Saan banda? Sino yon? Pagbibigyan ko, sino yon? Mag-message kayo sa akin, guys, para i-line up ko kayo kasi merong naka-line up. May naka-line up, guys. Maraming naka-line up. So, maraming gustong magsalita. So, kung sino yung na-scam sa akin, kung sino yung na-scam ni Rudy Baldwin, message lang kayo sa baba, i-message ninyo ako, tapos i-line up ko kayo. Okay? Message niya ako, tapos ibibigay ko sa inyo yung aking private account. Ayan. So, ayan, mamamaalam ulit ako. Mamamaalam ako ulit. Hindi pa ako nag-lunch. So, ayan, guys. Abangan ninyo. Marami pa akong ilalabas. Ilalabas ko lahat ng kasabwat ni Rudy Baldwin. Lahat ng nasa likod ni Rudy Baldwin, ilalabas ko lahat-lahat yan. So, dito lang kayo mag-aabang. Mag-abang kayo dito at kung anong takbo ng kaso ni Rudy Baldwin, kayo ang unang makakaalam. Dito nyo malalaman sa kung anong takbo ng kaso ni Rudy Baldwin at kung saan na mapupunta at kung ano, i-update ko kayo. Okay? Dito sa Facebook page ko. So, for now, maraming salamat at maraming exciting na lalabas. So, ayan. Maraming salamat. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa suporta ninyo. At nagpapasalamat ako sa pagmamahal niyong binibigay sa akin. Ang pagsuporta niyo, ang pag-share niyo ng mga video ko. At lahat ng mga taong nandyan sa likod ko, nagpapasalamat ako kasi ngayon na mabibigyan na ng hustisya ang panloloko ni Rudy Baldwin. So, sabay-sabay tayong magbunye at sa weekend, mahaba yung aking live at marami akong special guest. Ayan, marami akong special guest. So, sa huli, ang mananalo pa rin ang kabutihan. So, ayan, good night, Philippines. Ingat kayo and God bless you all and see you in my next live. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.